Okay, welcome to Jules Garage po. Mag-chisel po tayo ngayon ating Nissan Almera 1.2. So, tara. Ito yung mga kailangan natin. Dito kami siya naming langis. Polishing plating. So, mayroon kami yung gagawin. Haluan namin ng fuel treatment. So, maganda rin to. Kasi mahilig to mag-long ride yung may-ari nito eh. Kaya, mas maganda to. Protection din yan. So, yung oil filter, C224 ang gagamitin natin. Okay. 40mm para sa drip plug, socket, kung kailangan ng extension, yung oil filter remover. Tara, tirayin na natin. Unang-una, bubuksan muna natin yung oil filter cap. Para maganda yung pag-drain niya pag binuksan na yung drain plug sa baba. So, check mo rin kung walang bakas ng mga tubig o ano, o clear naman siya. Maayos. Sabi lang natin. So, yung lipstick, iangat lang natin ang bag. Yan, okay naman. Yan, nakangat lang. Okay, punta tayo sa ilalim. Okay guys, tatanggalin na natin yung ating oil drain plug sa may engine. So, ang gagamitin natin dyan ay 14mm na socket, tapos ratchet. So, let's go. Mag-discard ito dyan, pipitikin lang. Yun. Madali lang siya. Yan. Mga ilang ikot lang, malambot naman yan. Pwede ko nang kamayin. Tapos yung panahon na naka-ready na rin. Ikot lang. Napakalambot lang yan. Tcharan! Yun ang ating langis. Kita nyo guys. Oh, hindi naman siya ganun ka-itim. Dapat ganito, golden brown pa rin. Yung iba, sobrang itim. Maganda tong ganito guys. Maagap tayo sa pag-chinsawil natin. Ito yung tinatawag na preventive maintenance talaga to. Hindi natin pinaabot sa sobrang lapot na, sobrang latak na, na itim na. So, sana ganito tayo magpa-chinsawil ng ating sasakyan. Para tumagal. Saka maganda yung performance palagi. So, ayan, antayin lang natin niya maubos yung ano, yung ating oil. Ayan natin mag-drain. Mas matagal, mas maganda para ma-release lahat yung oil na luma. Okay dyan. O, ayan, o, konti na, no. Ayan, paubos na siya. Antayin lang natin. So, next natin gagawin dyan is tanggalin ng oil filter mamaya. Okay. So, medyo malinaw-linaw pa. So, ang tinakbo pala nito ay 33,000 ang tinakbo nito. So, gumamit tayo ng polysynthetic. For next chainswell nito is nasa 40,000, 42,000. So, malayo-layo pa or 1 year. With silver comes first. Yan. Okay, drain lang natin. Next, so tanggalin natin yung ating oil filter. So, gagamit tayo ng oil filter remover universal. So, ginagawa lang natin to. Improvised lang to guys, pero ano naman siya. Fitted naman. O, tingnan nyo. Medyo ano siya masikip. Ginagamit natin ng extension para makakita nung maayos. Ayan, gumalaw na siya. Yun. Isa pa. Yun. Ayos. Yan. Yan. Yan na guys. Kaya na siyang kamayin. Udali rin natin. Medyo matigas lang. Ito natin yung pasahod natin. Ganyan, luluwagan lang siya. Kaapaw naman yan. Ayan, lusot na yung ayan. Antayin lang siyang maubos yung ano niya. Yung nakapundo niya na oil. Bago mo tuloy ang tanggalin. Ayan.
Wait na natin ng konti. Malinis pa yung langis nito. Ayan. Tuloyin na natin tanggalin. Ayan, bagsak na. Ayos. Ayan lang. So, sinisili yung housing yan. Okay guys, patuloy na natin ng maayos. Punta muna tayo sa taas para makapag-drain siya ng gusto. Okay. Abang pinag-drain natin yung ating oil. Check muna natin lahat ng mga level ng ating oil sa taas. Tapos mag-cleaning tayo ng ating engine bay. Ilinisin natin yan. So, pagkalinis, dapat nakasara yung oil filler cap. Yan. Ibalik mo na yung dipstick para hindi makapasok yung dumi doon sa engine natin. Okay? So, check natin yung okay pa naman. Nasa maximum naman yung level niya. Okay? So, coolant. Ito, sa coolant. Medyo lampas siya konti doon sa pinaka-maximum niya. So, i-level din natin yung mga yun. Magbabas tayo. Tapos, check din natin yung sa radiator. Yan. Okay naman yung tubig niya. I-check din natin yung takip kung may bakalata naman siya kasi para siyang gatas pag pumasok sa ano natin. So clear naman siya. Check natin yung spring kung lagana. Yan. Nagpi-play siya. Pagka yun guys, matigas na. Delikado na yan. Palitin na siya. Tapos yung guma dapat hindi malutong. Yan na. Okay. Maghahalaga din to kahit ito lang. Kukusoy ng overheat yan pag pumalya to. Ayos siya. So dito tayo sa washer. Sa windshield washer. Wala na siyang laman, nagbigyan natin ng tubig yan. Ito guys, mineral water to. Hindi pwedeng sa gripo lang. Kasi magbabara yun sa lusutan ng ano. Alkaline water yung ginagamit natin guys. Okay. Tama lang, hanggang mapuno lang siya. Nice na. Ngayon, check natin yung recliner natin. Kung maayos pa, recliner na natin o palitin na. Siya guys, bago pa. So, okay pa siya. Bubugal natin ang hangin to. Sasampak na sa baba. At dalawang clip lang. Okay, ayos na. So, bubuhayin na natin ang ano, para malinis yung engine bay niya.
Okay, ayos na guys. So itong patiray, check din natin ito kung hindi siya lumuluwag. Connection niya. Kasi pag maluwag yan, nag-lulos. Okay naman. Ayos. Pati yung mga wirings niya guys, check natin kung may kagat ng mga mabait. Mga, alam nyo na. Yan, dapat na visual check mo din yan. Mga leak. Dito. Yan sa mga gusto malinis yung makina natin. Maayos. Okay. Tama tayo sa baba. Okay guys, maglagay na tayo ng ating oil filter. Ito yung luma natin. Ito unahin, magkaiba sila ng code pero ito talaga yung pinaka purig ng ano, Almera. Pares naman sila ng laki. Medyo mababa lang yung sa dati. Sa pangsikip niya, lumubog sa pagbuklas natin. Grabe kasikip. Ito na yan guys, C224 Big. Tapos yung langis natin, fully synthetic na Aisin brand, 5W40SM. So lalagyan na natin siya guys, para ano, pwede siyang hanggang kalahati kasi ang orientation nito is nakaganyan. So pwede siyang hanggang half. So basahin mo lang ng langis yung lobby ng ano, yung rubber, para maganda yung lapat niya, hindi siya kumakalang sa ating housing. Basa na siya. So madulas siya. Pero guys, kung patanyan yung position ng ano, huwag niyong lagyan, basahin niyo lang. Ito pwedeng lagyan. Ilagyan ko kahit para tapos may laman na. Okay, kasana natin. Natin yung ating oil filter, pero linisin mo natin yung ating housing. Kung daming kalat na lumang oil, so isupan ko siya ng ano, recliner para malinis talaga siya. Okay. Apos punasan natin ng basahan or tissue. Napakalinis niya. Ayan guys. Napakalinis. Malinis na siya. Ayan. Clear siya. Check nito kung walang naiwan na lumang gasket ng oil filter. Kasi minsan dumidikit yan dito sa housing. Nagkataon, nagkakaroon ng leak. So ayan. Clear. Malinis. Dapat ganun. Malinis palagi. So kasana natin. Ito siya. Siya guys, dapat hindi maganit, swabe lang yung pasok niya. So ang paglagay nito dapat hand tight lang yan, hand tight lang, huwag mong gamitan ng kahit anong wrench yan. Kung medyo madulas isa lang ano dyan, gagamitan mo ng papel de liha to para maganda yung kapit mo. Ayan o, kapit mo pa siya ng musto yan. Okay. Ganun lang, huwag masyadong i-over-torque. Kasi, yun nga, pag ni-extend sa oil mo, hirap na hirap, tulad kanina, hirap magpasin. Yan, tama lang, kamay lang yung panghigpit yan guys. Okay na siya. Hindi mo na kailangan birahin ng birahin yan. Maka pag mag-over-torque, delikado, may chance pang babasag yung housing natin yan. Kasi habang umiinit, umihigpit yan lalo. Ayos guys, so next okay na yung paglagay natin ng ating oil filter. So ilinisin lang natin ulit para clear sya. Malaman mo agad kung may tumutulo, may nag-leak, basta malinis. So dito tayo sa ating drain plug. Yan, hantay lang tayo ng konti kasi medyo may tumutulo pa sya. Okay guys, ayos na yung oil filter natin. So ibalikan natin yung drain plug. Ayan, hindi na siya ganun natulo.
Masyado. Maganda na yung pagkakadrain niya. Nawala na siyang napatak. So guys. Tama ka pa? So sa una, dapat hantayit lang para sigurado hindi siya maganit, hindi siya kumakalang, maiwas ko straight. Yan, hanggang pagsagad. Yan. Sagad na. So saka mo siya gagamitan ngayon ng 14mm na socket. Yan. Tamang higpit lang guys, huwag masyadong ano to. Yan. Isa pa. Yan. Okay. Tapos isprayan natin para mawala yung mga excess na lumang langis nya. Recliner guys, maganda pang linis dyan. Oh, madali lang siyang matuyo. Linis. Ayos, clear na guys. So doon na to sa taas, maglalagay natin ng bagong oil na. Okay. Okay guys, maglalagay na tayo nating engine oil, ang bagong engine oil. So ayusin. Tapos meron tayong oil treatment, metal treatment. Maganda to guys, protection ito sa ating engine lalo sa mga naglo-long drive. Bawasan tayo ng konti para maragdagan natin ang ating treatment. Divide natin siya sa tatlo kasi tatlong litro yung gamit natin. I-mix na natin ang gusto guys. Okay. Round 0. So, pangalawa. So, kalahatiin ko muna guys. Mix muna natin yung isa. Bango.
gisahin natin para yung matitira sakto yung pagkakamix niya. Natin ulit. Ayun nga guys, choice nyo naman kung lagyan nyo ng metal treatment or pwede namang wala. So, mas maganda lang kung may ganyan. Protection nyo lang sa ating engine. So, titira tayo ng konti. Check natin yung level ng ating oil. Okay, ito na siya guys, oh. Nasa taas na siya. So, i-start muna natin para mag-circulate yung oil sa engine. Balik yung takip. Paglagay na tayo ng ating engine oil. So, start muna natin para umikot yung langis. Okay. Start na guys. So, i-check natin ngayon dun sa labas. Okay naman yung ano yan. Ang dar niya, maayos. Tapos yung oil filter niya, walang tagas guys. Maayos. Kaya kinamay lang yan. So, ganun lang. So, patayin na natin saglit guys at ma-check natin yung tamang level niya. Saglit lang naman yan. Iikot na yan siya. Okay. Off muna natin yung engine. Ayos. Wala natin magdagdag. Yan o. Yung level niya. So, dito yung pinaka-maximum nyo sa taas. Kunting-kunti na lang, guys. Piraso na lang. So, pag nagdagdag nito, tandaan lang. Kaya, di baling, ano, huwag lang sumubra. Kasi madaling magdagdag kaysa magbawas, mas mahirap yun. So tayo natin ilang saglit lang para makababa yung langis. Isa pa. Ayun oh, kunti pa. Nasa ano na siya. So kung reveal na. Nasa tama lang siya guys. Sakto lang doon sa may upper na mark ng butas.
sa pangsukat. Ayan guys, oh. Kita nyo, nasa ano lang. Nasa ibabaw na mark lang. Wag lumagpas dito sa taas. Dito lang siya. Okay, ayos na yan. So, ganun lang guys mag-chainsawel. Ayos. Ayos na yung chainsawel natin guys. So, ang gagawin natin yung cabin filter na lang. Ibababa natin para maka-access tayo ng maayos. Kasi medyo masikip sa Joe's garage eh. Masikip dito sa garage natin. Binaba natin yung ating almira para ma-access natin yung pintuan niya, ma-open ang gusto niya, no? Kasi i-check natin yung cabin filter niya. Umayos pa siya. So dito yan nakapisto guys. Kadalasan dito lang sa drawer si almira na to, 1.2 dito sa ilalim. And guys, ito yung puti, ito yung lock niya. So i-click mo lang yan. Yan. Check. Ito yung siya guys, oh. Yung lock niya, tsura niya. So yung filter, ugutin mo lang nandito. Medyo masikip yung pinagkakalagyan nito. Yun, ito siya guys, naugot ko na. Yan o. So kung hindi mo ito alam, hanapin mo, hanap ka ng hanap, nandun na sa sulok. So ito na siya. Oo. Ayos pa naman. Medyo ano pa, madumi lang ng konti. Bubugahan lang natin ng hangin to. Ayos na. So, babalik na natin. So, ganun ulit ang position niya. Ito yung sa maduming parte. Ito yung sa malinis. So, ang discarte niyan guys, tutupuin mo lang siyang ganun. Para may pasok mo dun sa housing, sa butas. Kasi kung hindi mo tutupuin, hindi basta-basta papasok. Maliit yung ano niya. Yan. Ayan o, nakita niyo guys. Pumasok na agad. Nakatupi. Itulak mo lang siya. Tandahan. Ayan. So, kailangan nakapisto siya ng maayos. Yun. Pasok na. So, ibalik natin yung lock. Kunain sa taas. Kasi may gatla siya. Oh. Kaya makasokbit siya doon para mag-lock. Yun. Oh, yun. Nakilinig yun. Nag-click. Oh, nakalock na. So, ganun lang guys. Mag-ayos ng cabin filter ng ating Nissan Almira 1.2. Okay na yung ayos na yung chainsaw natin guys. So, double check na lang natin. Ayos na. Salamat guys, gusto na switch ko muli. Nakita mo muli sa